Da panas. Na literang. Yang tinin siksura. Udi rin na dulo tinin ang dito. Murang siya poro ng diaw. Ang wala magdiba ko na tinuyo. Hindi lagi kini. Habang to ni Amrag. Tinujo na igaro niya. Tinuyo na. Humok mo na. Na kinyo klaro ka dyan. Ang kini siguro may dili. Masin. Kabutan nila ni. Mga nilang kuhan na rin. Ilang tirahan. Ilang sila yung nagkuhan na? Hmm. Mga natiwas na masigun sa nagkuhan na. Gahi, gahi. Okay. Ibaburi humo? Ilang yung tirahan na. Okay bro, no? Kumusta sa lahat ng mga katiits natin, no? Lalo na sa mga nakasubaybay dito sa ating YouTube channel. So sa'yo bro, mayroon kayong nakitang mga nakaukit o marka dito sa sinasabi mong The Panas, no? Or sa isang tawag dito sa Bisaya ay Panas. So kapag The Panas bro, malinaw po yan ang nature. So, para ma-check ninyo na yan ba ay gawa lang ng ordinaryong tao, i-check ninyo yung minarkahan, yung may marka na nakikita, kung mayroon bang toppings na pinatigas, no? Pero pag makita ninyo na diritso talagang inukit dyan sa The Panas, yan po ay nature po yung The Panas na malambot lang, madaling ukita ng kahit matutulis na pako. So, yan po ay hindi gawa ng mga sundalong Hapon, no? So, ibig sabihin, yung The Panas, nature natin yan, and then, mayroong naligaw dyan, nagawa ng marka. So, yun po ang pagkilatis dyan, no? So, hindi natin makonsidera yan agad na yan po ay isang treasure markings, no? So, kapag matigas ang inukitan, hindi siya part sa isang The Panas, isa siyang toppings na ginagawa ng linagyan ng marka. So yan po ay isang treasure marker. Pero pag walang toppings, nityuryo diritso nakaukit sa The Panas na malambot, so yan po ay malaking posibilidad na gawa ng isang ordinaryong tao, no? Hindi gawa ng mga sundalong Hapon. Okay. Mayroon akong napansin bro, no, bukod dyan sa mga gawa-gawa na parang masasabi natin gawa-gawa na litra, no? Pag walang toppings talaga yan, gawa-gawa yan, no? So mayroon akong isang napansin dito. So ito yung pagtuunan ninyo ng pansin. Itong parang bilog na portion, and then yan po yung makikita na yan, and then kakaiba yung kulay, no? Mas maputi siya, no? So yan, minsan kasi tinakpan nila ng solid. So malalaman mo yan, yan ang istigahan ninyo kapag yan ay super tigas or solid talaga, compare doon sa malaking bahagi na kung tawagin ay The Panas, so posibilidad na mayroong nakatago or nakakubli dyan. So, yun ang imbestigahan ninyo. So, balik tayo doon sa mga nakasulat. Ulitin ko, pag mayroong toppings yan bago inukitan, yan po ay makonsidera natin na markings. Pero pag walang toppings, yung The Panas, malalaman mo man yan, yan po ay makonsidera natin na gawa ng simpleng tao lang yan, no? So, ang The Panas po, ulitin natin, yan po ay malinaw na nature, no? Tutubo yan kahit sa gilid ng pampang, sa gilid ng sapa. So mayroon yang mga ganyang uri na
parang bato, no? Pero kung tawagin sa atin sa Bisaya, ibang tawag na panas, and then sa ibang tawag naman panas. Iwan ko kung ano sa Tagalog yan, no? Hindi ko alam. So ulitin ko, itong mayroong bilog na medyo nakakaiba yung kulay, na mas light siya doon sa iyan, yung makikita natin, mas light siya doon sa malaking bahagi. And then mayroon siyang hugis na bilog, no? So yun ang i-try ninyong sundan. Kung matigas, continue ninyo, no? Dahil dyan tayo, mayroon tayong malaking porsinto dyan pag matigas, no? Pero pag malambot, katulad niyang dapanas na ordinaryo, na natural, pag malambot, wala talaga yan, no? Sige, maraming salamat, bro, no? And God bless sa tropa mo.